Pamilya tayo, magsabi ka ng totoo. Ikaw ang sinungaling eh. Okay. Huwag naman kasi ganyan, Bam. Alam mo, may sakit ako. Sumama lang ako para maayos natin to. Ikaw, Bam, pakiusap ko sa'yo bilang ama mo, respeto lang. Huwag na po sana niya akong pakialaman. Di ba sabi niya po sa akin sa lupon? Huwag kang pakialaman. Sandali. Para huwag kang pakialaman, maghanap ka ng matirahan mo nang sa ganun, tahimik ang buhay mo. Ano gusto mo? Tahimik na buhay? Magulong buhay? Kalbaryo yung buhay? Asan pipiliin mo? Tahimik po. Sabi niya po so, kasi... gusto mo tahimik? Opo. Gusto mo tahimik? Sigurado ka? Igalang mo, igagalang ka. Opo, ginagalang ko po. Makinig ka. Shut up. Igalang mo. Yan ba ang sukli mo sa kanila? Hindi po, sir. O ngayon, sundin mo ang panglimang utos. Igalang mo ang magulang mo. Sumbong mo sa akin, pamilya mo mismo, ama mo, kapatid mo, binugbog ka sa dahilan na parang mainit sa'yo, mainit ng dugo sa'yo. Ako'y nagtataka, bakit wala man lang pamilya mo na umawat at ipagtanggol ka? Kaya parang matindi ang galit sa'yo. Kung ganun mismo, pinagkakaisahan ka. Parang kulang na lang, pinakwil ka na. Anong dahilan nito? Nag-life sailing po kasi ako dati. Ngayon po bumagsak na po ako. Okay, sige. Gaya. Wala na po ako sa life. Hinila pa po nila ako lalo. Okay. Ano matutulong ko sa'yo? Ngayon, ako tatanong sa'yo, paano kita tutulungan? May telepono ka sa tatay mo? Sino tawagan ko tatay mo? Ipinatulso ka ng anak mo, pinabitag ka at ginugulpi mo raw. Lababo, unidoro, pinakialaman mo raw. Ano bang problema mo sa buhay mo? Duty ko yun, sir eh. Binabaliktad ko ako ng anak ko, sir eh. Ah, baliktad. Okay, baliktad ka raw. Hindi, sir. Lahat po sinasabi kong katotohanan, sir. Lahat ng sinasabi kong katotohanan, sir. Makaharap-harap kami, sir. Ah, pumunta ka bukas dito. Sige. Gusto kitang mapakinggan, bossing. Kapag may natihado sa loob ng pamilya, sinasaktan ng magulang, ang magulang sinasaktan ng anak, or anak sinasaktan ng magulang, nakikialam ako, bossing. Simple lang ang aking sa tanong sa iyo. Tatay, ano ba mang problema natin dito kay Mary Jade? Ayun lang po, ang request ko lang po sa kanya. Well, willing naman po ako ipagawa yung nasira. Yung daanan lang po namin. Kasi wala po kaming madaanan papasok sa pangalawa, pangatlong bahay. Kasi pagpasok mo po ng gate, yung pong alababo niya nandun na 1 meter lang ang layo sa ano sa gate. Okay. Tapos pag kanan mo, pintuan ng kubita niya, nandito yung kulungan ng aso niya, andito yung washing machine niya, andito yung refrigerator. Pagdaan mo, nakaka-istorbo. Okay. Yung right of way lang namin po, ang hinihingi ko. Ipapagawa ko yun, wala akong problema eh. Okay. Right of way? Yung right of way lang namin. Kasi wala kaming madaanan eh. Okay. Ikaw naman, Nay, ano ba masasabi mo, Nanay? Bigay mo ang mikropo na kay Nanay. Sige na, ayaw mo. Okay, sige. Si nanay, masama ang loob kaya ayaw magsalita. O ikaw naman, Mary Jade, ano naman ang masasabi mo dito sa sinasabi ng tatay mo? Nakikiusap lang sa'yo, right of way. Ano naman ang masasabi mo na hindi na bring up kanina ni tatay mo na right of way lang ang kalang pinakikiusap na wala sila madadaanan dahil nababo mo at si Armo nakakabalandro daw doon sa kalang right of way, patutotoo ba to? Hindi po. May daanan po sila, sir. May dingding ba na dito? Tinibag pati dingding? Opo. Nung na si Arlababo nakikita po. Nakikita mo tong oro ka na itim? Opo. Tinibag yan? May dingding ba dyan? Wala na pong mapaglagyan. Ilagay ko na po dyan yung ano po namin aso po. Ano yung hagdan na yung nakakita ko? Yung po sa kapatid ko po yan. Ano na po upa? Sa taas lang po. Opo. Sa loob ng bahay mo? Opo. Dyan po. Sa loob ng bahay mo? Sa pangalawa po. May pintuan siyang sarili? Wala po. At sa taas po. May pintuan siyang sarili. So, ang pintuan mo ay pintuan din ng lahat. So, kaya ko sinasabi sa'yo, ang pintuan mo ay pintuan ng lahat. Pagpasok sa gate, pintuan mo agad. Hindi sila makakapasok pag hindi sila duman sa pintuan mo. Tama? Hindi to po sa gate po. Oh, sa gate. Kasi nakikita mo, sabi mo, Father. So, dadaan muna sila sa pintuan mo. Opo. Yun ang gusto mo sabihin. May gate kayo, pero pagpasok mo unang pinto, ikaw agad. Kasi hindi sila pwedeng dumaan pa loob. Nakakadaan po. Nakakadaan, kaya nga. O bakit tinibag na tatay mo yung lababo? Tibagin daw po kasi inutos po ni Donna Jane. Wala. Wala. So, sandali muna. Bakit? Tataas mo.
Anong nasa isip mo? Anong nasa isip mo? Ba't mo tinibag yung, yung pinagawa na? Una po, nakiusap ako sa kanya. Okay. Ang sagot, sabi ko, kung be, i-atras natin yung CR para may try out po eh kami rito na hindi kami dadaan dyan sa kusina mo. Kasi kusina ho yung tumbok mo eh. Yung ho, lababo niya, harap nun, gate po. Ngayon sabi ko sa kanya, kung pwede i-adjust natin, makihati ako sa gastos. Ang sagot niya sa akin, ay wala ka na magagawa dyan, papa. Wala kang karapatan dyan. Di sabi ko, eh, wala ka pala akong karapatan. Tibagin ko yan, sabi ko po sa kanya. Sabi niya, di magkasubukan tayo. Subukan mo para magkasubukan tayo, sabi nga nun po sa akin. Sabi niya po sa akin. Dalawang araw na pinalampas ko ang sama ng loob ko. Bumiyahe pa rin po ako. Masamang masama po ang loob ko. Sagutin mo itong tatay mo. Sir. Pa, pamilya tayo, magsabi ka ng totoo. Ma, ikaw, pamilya tayo, magsabi kayo ng totoo. Ikaw ang sinungaling eh. Matanda na kayo pa. Uy, magbago matanda. Na kayo, Diyos matanda ko naman. Matanda na ako. Magsabi kayo ng totoo, sir. Pabisita niyo po para makita niyo kung sino nagsasabi. Tama, huwag na, Gi. Huwag na. Huwag ka nang magagahal sa salawin sa'yo. Kung pwede, pwede sir, pabisitan nyo na lang po. Ganito na lang, ano? Ganito. Kasi po, para malaman po natin kung sino nagsasabi ng totoo. Hindi ko alam kung pamilyang sinungaling kayo o isa sa inyo nagsisinungaling. Okay, okay, sa linyang telepono si Benjamin Tanglao, desk officer ng barangay 11177, Caloocan City. Totoo ba ba itong sinasabi ng anak na si Mary Jane? Opo, nung gabing nagpunta rito sa barangay si Mary Jane, nire-reklamo niya yung tatay niya tsaka yung dalawang kapatid niyang babae na sinaktan siya dahil lang doon sa lababo at tsaka sa CR yata. Common yata yung kasi siya yata na, dahil yung dalawang kapatid niya tsaka yung tatay niya wala silang CR, nakikigamit lang. Okay, okay. Sa nakikita niyo sir, sino pong tama, sino pong mali at ano pong punto di vista niyo rito? Kaso po, ang nangyari dyan dahil na si Mary Jane nung gabing yon nagpa-medical na, kaya nung bumalik siya nung umaga, dumiretso na siya sa lupon. Mm-hmm. Oh, ngayon, kwento mo sa akin, ba't hindi ka makatingin sa mga magulang mo? Bakit hindi nakatingin ka sa sahig? Hindi mo sila matingnan kung talagang totoo ang sinasabi mo? Nasasaktan lang ako, sir eh. Okay, bakit ka nasasaktan? Ayoko po sanang humantong pa sa ganito, pero sabihin natin yung totoo. So, so nangyari ang transaksyon? Opo. Nagkaroon kayo ng kasunduan, kasulatan sa pamamagitan ng papel na pag pumunta ka ng notary publiko. Opo. Mm-hmm. Ang pumirma, nakita ko nanay mo dyan at ikaw. Opo. Mm-hmm. So, hindi alam ng tatay mo? Hindi po, sir. Bakit ayaw ipaalam ng nanay mo sa tatay mo na binenta ng nanay mo yung isang pintuan or nirentahan o binenta sa halagang magkano? 60,000? 60,000 po. Mm-hmm. Nabayaran mo ba ng buo opo, ang nanay opo, opo. Mo? Mm-hmm. May mapapakita ka bang resibo na nabayaran mo nanay mo? Opo. Gawa-gawa niya lang po yan. Hindi po ako nagbintan 60,000, 10,000, hindi na ako binayaran. Pinapirma niya lang po ako ng pinapirma na hinihingi ko yung ano pa, yung resibo. Yung isa, sabi ko pa si Roxona, antay ka lang, maantay ka lang, ako lang naman eh. Ganun ang sabi niya. 10,000 lang po ang naibigay sa akin yan. Wala nang binigay. Tapos, pag sinisingil ko sila, minumura pa ako nila mag-asawa. At saka yung CR na yun po, mayroon po yan sa loob. Nagulat na lang po ako. Biglang binakbak nila, hindi ko alam. Nag-iiyak po ako. Wala na raw po ako magawa. Nagtayo sila na pinapakyaw na hindi ko alam. Pinapakyaw niya po yung CR dito at saka lababo. Pero mayroon po yun nung binili niya maliit. Mayroon po yung giniba nila. Ayaw ko lang kasi nahirapan na kumingan. Oh, relax. Sige po, okay lang. Oh, okay ka ba ba? Ayun. Relax. Okay, narinig ko naman. Lahat kasi nungalingan kasi. Okay, sige. Ito. Mahal mo ba ang anak mo? Mahal ko po yan. Lahat na naging asawa niyan kami nagpapakain po. Tapos ang asawa ko, umpisa nung maliit siya, binilan siya, nag-aaral siya, sundo siya sa kuliyo. Binilampas siya ng motor na nag-Saudi siya. Pagdating niya, nag-holding yan sa lalaki. Oh. Lahat siya, asawa ko lahat, ang may ano niyan. Siya binibigay niya sa akin yung pira. Kaya lang noong ginawa niya, sir, sinilahan niya ako kay isa asawa ko na wag daw ako pawakin ng pira. Kasi yung pala siya pala lahat nangungutong. Akong bahala sa kanya, sabi niya. Sisirahan ko yan kay Papa. Hanggang nalaman ko na hindi na ako binibigyan niyan,
titiis na lang ako. Tsaka yung sabi niya na binintulong niya sa akin, wala, hindi po. Nagbigay siya 10,000, pambili ko raw ng gamot nga, kasi nag-aaral ng kuliyo yung anak kong teacher po. Okay. Kaya hindi gaano kami nakaka-recover siya. Pero ang pira ako nag-ahawak. Okay. Huwag naman kasi ganyan, Bam. Alam mo, may sakit ako, sumama lang ako para maayos natin to. Kayo nagpapatayo na hindi ko alam. Alisin nyo, hindi na kayo pwede magtayo. Doon sa ating CR at sa kalababo. Ba't yung giniba? Yun ang dati nyo balik. Kasi sa daanan namin yun eh. Ba't yung nilalagyan? Nagsusulsul lang ka ng kabit mo? Tama na yan, Bam. Sabi mo, mahal mong anak mo. Opo. Eh bakit ganun ang pananalita mo? Ay, sabi na po. Tingnan mo, nagpatay ang CR sa daanan. Wala na kami madaan. Isa, dalawang kwarto sa dulo. Eh, kasi yung ganito, Mrs. Mister, mahal mo bang anak mo? Kasakasama ka pa nung maliit sa biyahe yan nung nasa tracking ako. Paano hindi ko minahal yan? Pinag-aral ko ng kuliyo yan, iba ginawa. Kung hindi ko mahal yung anak ko na yan, pinakapanganay, ibibili ko ba ng scooter yan? Pero nung makita ko nagtanan na, ano pang magagawa ko? Inunawa ko na lang po siya. Okay. Pangalawa, nag-asawa siya uli. Hindi siya umuwi sa bahay. Yung anak niya kami nag-aalaga. Okay lang, walang problema. Umuwi siya noong mga anak na ho siya sa bahay. O ako pa rin bumibili ng gatas ng mga anak niya. Nagtatrabaho pa sa SM, di ba? Oo, ngayon. Okay, mahal ka pala ng tatay mo. Bata ka, sinasama ka naman pala. Ba't ganun? Hindi po alam. Hindi mo alam? Bakit parang, parang, no. Ikaw ang tinatanong ko. Opo. Huwag kang magpapakaawa sa akin. Opo. Kasi una, alam yung kanta ni Freddy Aguilar, anak? Nasigil lang kasi mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Apo. At nung lumaki ka, ewan, G-A-G-O ka na. Hindi po, sir. Eh, ganun ang sinasabi ng mga magulang mo. Opo, mahal ko din po sila, sir. Kung mahal mo sila, pero bakit sandali, sandali muna. Kasi, bakit ganyan? Eh, yung sinasabi nila sa mga kapatid mo, pinatulan mo ng kuryente, isang bagay, nagpabarangay kayo. Ano kaya ang pinakamaganda kung lumayo ka na lang? Ikaw na lang ang lumayo. Total, may kinakasama ka na naman. Ano ngayon masasabi mo sa kanya, Tay? Ano, paano natin? Anong gusto mo mangyari na sabihin sa kanya? Sige, tingnan ko. Tutulungan yung kita. Yung nangyari po, sige. Nakahanda naman ako kung ipagawa yung kubita eh. Bigyan niya lang kami ng right of way. Kasi po yung pinatayuan niya ng kubita, hindi ko kasama sa nabili niya eh. Yung gate po na yun, yung pinakita kanina, harap mismo ng alababo gate po yun. Isang metro lang. Mm-hmm. Maghuhugas siya ng pinggan, nahirapan ka ng lumusot. Okay. Papunta sa kwarto. Okay. Pagdaan mo, nandun yung aso niya, bagong pananak, yung washing niya, eh kung maglalabas siya, disturbo na naman kami pagdaan namin dahil pintuan ng kubita niya. Pero kung idikit niya rito sa bahay niya, ako gagastos, gawin na ano, kubita yung idikit sa banan, may madaanan mo kami rito. Yun lang naman ho, ihingiling ko sa kanya eh. Kasi, kaya ayaw niya, dahil alam ko, pinupuntir niya yung agawin na naman itong pangitaas. Kaya yun, itinayo niya yun sa gitna ng daan. Okay. Ito, Bam, pakiusap ko sa'yo bilang ama mo, respeto lang. I-adjust natin yung CR para may right of way naman. Madaanan yung mga pamangkin mo na hindi dadaan doon sa may ano. Siyempre, makaka-storm. Kung minsan nagre-reklamo kayo, may nawawala. Kaya mas maganda dito. Bigyan mo kami ng right of way na daanan. Diretso kami na hindi na kami dadaan sa pintuan mo. Nakikinig ka ba? Opo, nakikinig. Or gusto mo mga po, tuwiran pa? Solusyon na ang binibigay opo, ng tatay sige. Mo. Nakikinig ka? Opo. Ang tatay mo nagbibigay ng solusyon. Ano ang gusto mo mangyari ngayon? Papagawa ang lababo mo. Ang pakiusap niya, makadaan man mga pamangkin mo sila para hindi rin kasi masikip na. So, kung nagkamali man siya, inaayos niya. So, anong gagawin natin? Magpapasalamat ka or ay irapan mo pa rin o may galit ka pa? Po. O anong gagawin mo? Masaya ka na ba? Masaya po ko ipagawa. Basta po makakadaan din po kami kasi hindi po kami makakadaan at hindi malalagay po si alababo po doon kasi maliit lang po. Ako ang mag-a-adjust. Makikita mo. Kapag ka nagawa na po yung bahay po namin, sir. Sir, ito lang po yung ano ko gagawin na po ni Papa, sir. Di ba po, sir? Okay na po, sir. Papagawa niya na po. Okay na po sa akin yun. Salamat po ako doon kasi papagawa ni Papa po yung ulit yung tinibag niya po.
Huwag na po sana niya akong pakialaman. Di ba sabi niya po sa akin sa lupon? Huwag kang pakialaman. Sandali. Para huwag kang pakialaman, maghanap ka na ng matirahan mo, nang sa ganun, tahimik ang buhay mo. Tatlong klase lang, papipiliin kita. Anong gusto mo? Tahimik na buhay, magulong buhay, kalbaryong buhay. Asan pipiliin mo? Tahimik po. Sabi niya po so, kasi... gusto mo tahimik? Opo. Gusto mo tahimik? Sigurado ka? Igalang mo, igagalang ka. Opo, ginagalang ko po. Makinig ka. Shut up. Igalang mo. Ngayon. Okay? Igalang mo, igagalang ka. Ginagalang ka ngayon, pagbibigyan ka. May pagkukulang ka, pinaaral ka na magulang mo. Opo. Hindi ka nagtapos. Nagtanan ka. May mali ka, tinanggap ka pa rin. Nakikitara ka sa kanila. Anong tawag mo ron? Yan ba ang sukli mo sa kanila? Hindi po, sir. O, ngayon, sundin mo ang panglimang utos. Igalang mo ang magulang mo. Sige po, tanggap ko po yun, sir. Alright. Salamat, ha? Tinanggap mo. Salamat, sir. Nagpakumbaba ang tatay mo, yun ba? Hindi naman po, nagpapasalamat din kanino po. Kanino ka magpasalamat? Sa papa ko po. Bakit hindi ka pumunta sa tatay mo? Tabihan mo tatay mo roon. Doon. Umupo ka sa tabi ng tatay mo ngayon mismo. Gawin mo ang sinasabi ko sa'yo. Go there, sit down there, go to your father. Umupo ka sa tabi ng tatay mo. Kausapin mo ang tatay mo at magpasalamat ka sa kanya, magpapakumbaba ang tatay mo. Nagpakumbaba ng tatay mo. Tay, ikaw na mismo nagsabi. Sige, papagawa mo. Tama? Ngayon, gusto kong sabihin mo sa tatay mo, pasalamat at medyo aayusin mo. Bakit hindi mo sabi sa tatay mo? Sabi ng tatay mo, ikaw rin nagsabi, mahal mo tatay mo, kasi nanay mo eh. Ba't hindi mo pakita sa akin na mahal mo ang tatay mo? Pasalamat pa kasi papagawa mo. Bakit sandali muna, bakit sa akin ka nakatingin? Pasalamat pa kasi ipapagawa mo yung sinira mo. Pero sana pa, yung maayos sa kung gano'ng kalaki din, makadaan kami ng mga anak ko, hindi yung makadaan lang kayo, parehas pantay. Tsaka dun pa yung dun tayo sa ano, wag yung sinasabi niyo po sa akin kasi na ano na walang pakialamanan, sinabi niyo po sa akin sa barangay walang kitaan. Sana yung papagawa niyo na yon, makadaan kami yung CR lababo namin, ganun. Oh, sandali. Pakinalang po sandali. Kasi. Sandali. Opo. Nagpapakumbaba na, pinangangaralan mo ang tatay mo. Na po, hindi sir. Ko matiis ang tatay mo, pinangangaralan mo. Tatay din ako. Usap tayo sa baba. Hindi ka ba naawa sa papa mo? Naawa po, sir. Hindi ka ba nakita? Pag nakita mo ang tatay mo, hindi ka naawa? Naawa po ko, sir. Mahal ko po si papa at si mama. Mahal ko sige po, nga, sir. Sige nga, yakapin mo. Sige, punta sa nanay mo. Sige nga, mahal. Ah, tingnan ko nga. Bawal halik hudas dito, ha? Papa. Mamang mo, ano ko, dapat? Ngayon lang, mag-away. Tayo lang mag-anuan. Sabihin natin yung katotohanan. Tama na to ba? Papa, alam ko din yung katotohanan. Lagi sinasabi ko, tama ba? Tama na to ba? Hindi, mas maganda na lapit kayo sa magulang ninyo habang nabubuhay, andyan kayo. Kasi pag wala na yan, wala na rin. Pero hangga't nabubuhay sila, maganda pagsasama nyo. Hindi mahirap ang buhay. Naintindihan ba? Gusto niyo mabuhay na mahaba, mahalin niyo magulang niyo. Gusto mo mabuhay na mapayapa, mahalin niyo mabuhay niyo, gulang niyo.